Hi everyone, kumusta po sa inyong lahat? Welcome back to my channel again. I hope maayos ang naging pahinga ninyo dahil bukas ay work mode na ulit tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Isama nyo na rin i-click yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Mainit at pinag-uusapan pa rin ang di umano'y nawawalang pera ni Mahal. Sa isang article na sinulat ni Jojo Gabinete para sa cabinet files ng pep.ph, may mga pasabog siyang nabanggit tungkol sa controversial na nawawalang pera di umano ni Mahal. Ito kasi ang isang issue na lalong lumalaki matapos na pumanaw si Mahal 3 buwan na ang nakakaraan. Ito yung tungkol sa perang di umano'y naiwan ni Mahal at yung kinikita ng kanyang YouTube channel. Parang nagsimula kasi ito nang may inilabas ng mga alleged revelations ang isang vlogger at sinundan pa ito ng mga akusasyon ni Mystica na kung saan ibinulgar din niya yung kanyang mga nalalaman. Ang latest development tungkol dito ayon sa isang source ng cabinet files ay yun na nga nakapag-usap na nga sina Jetro, yung manager ni Mahal, at si Jason, yung kapatid na pulis ni Mahal. Napatunayan nga raw na nagamit nga ng manager ni Mahal na si Jetro ang pera ng pumanaw na komedyante. Ayon sa source ng cabinet files, nag-usap na nga sina Jetro at Jason at nangako raw si Jetro na babayaran niya ang pera ni Mahal na nagamit niya dahil nga sinasabi nga niya na nagamit niya nung magkasakit ang kanyang tatay at na ospital. Ginamit din daw kasi ni Jetro yung pera ni Mahal sa kanyang mga negosyo. Ang problema, nalugi ang mga ito dahil sa pandemya. Nagawa raw ni Jetro na gamitin yung pera ni Mahal sa bangko dahil may ibinigay daw na authorization itong si Mahal para kay Jetro na pwede siyang mag-withdraw ng pera ni Mahal sa bangko kung kakailanganin niya. At ayon nga dito sa source ng cabinet files, isa ito sa mga legal issues na ikinonsulta ng pamilyang tesorero sa mga kinauukulan. At ang tanging magagawa lang daw ng pamilyang tesorero ay gumawa sila ng kasulatan na babayaran ni Jetro ang mga perang nakuha nito sa bank account ni Mahal. Ibinalita din ng source ng cabinet files na yung pagdalaw pala nila kay Mura noong August 2021 ay gastos lahat ni Mahal ang mga yun. Ito daw yung 80,000 na withdraw ni Jetro sa bank account ni Mahal. At ang nakalagay daw dun sa logbook na kung maalala natin ay ipinakita ni Jason nung siya ay mag-live na may hawak-hawak siyang isang libro na sinasabi niyang listahan, ang nakalagay doon itong 80,000 ay albay trip. Kasama na rin siguro dito sa 80,000 yung sinasabi nilang binigay ng mga biik kay Mura. Ito rin siguro yung dahilan kung kaya nasabi ni Jason dun sa kanyang live nasa 4 na contents o sa 4 na videos na ginawa nila dun sa kanilang albay trip nung dinalaw nila si Mura ay iisang content lang ang inilagay nila sa YouTube channel ni Mahal. Kaya siguro ito na ikwento ni Jason dun sa kanyang live ay siguro nalaman nga ni Jason dun sa logbook na si Mahal ang gumastos ng lahat dun sa kanilang trip. Kaso ang problema yung tungkol dun sa pag-withdraw ni Jetro sa bank account ni Mahal na may authorization ni Mahal, sa tingin ko mahirap kung gagawan pa nila ito ng legal action dahil nga mismong si Mahal ang nagbigay ng authorization kay Jetro. At mababawi lamang itong authorization na ito kung si Mahal mismo ang gagawa ng pagbawi, na imposible lang pwedeng mangyari dahil pumanaw na nga si Mahal. Kung kaya the best thing na pwedeng mangyari at pwedeng gawin ng pamilyang tesorero at ni Jetro ay magkaroon ng isang internal agreement. Kasi kahit pa sabihin natin na yung inutangan ni Jetro o yung kinuna niya ng pera ay pumanaw na at sinasabi nga ng iba na pwede niya na itong hindi bayaran, bilang talent niya si Mahal at bilang itinuturing niyang malapit na kaibigan niya si Mahal, I think dapat pa rin niyang ibalik ang anumang halaga na nakuha niya sa bank account ni Mahal dahil yun ay hiniram niya at hindi yun ibinigay sa kanya ni Mahal. Kumbaga, it's a matter of conscience. Lalo pat alam na alam niya na pinaghirapan ni Mahal ang mga yun. At kung meron mang pwedeng makinabang dun sa pinaghirapan ni Mahal, walang iba dito kundi ang pamilya niya. Ang nakakalungkot lang kasi dito, nung si Mahal na ang nangangailangan, ay wala na yung pera, kahit man lang para sa pambayad sa chapel kung saan siya ibinurol. At para rin sana magawan siya ng isang musoleo. Because I think Mahal deserves a good resting place matapos ang mahabang panahon ng pagsusumikap niya. Sa ngayon, ayon sa source ng cabinet files,
marami pang dapat ayusin ng pamilyang tesorero tulad ng paglilipat ng pangalan ni Jason sa YouTube bank account ni Mahal. Hindi pa rin kasi daw alam ngayon ng pamilyang tesorero ang buong detalye dahil hindi pa rin daw nila hawak yung ATM ni Mahal. Pero pinatutuhanan din ng source ng cabinet files na talagang 25,000 lang ang natitirang pera ni Mahal nung pumanaw siya. Pero sa ngayon daw, hindi na daw umano maaaring galawin pa ni Jethro ang bank account ni Mahal para sa kinikita ng kanyang YouTube channel dahil alam na daw ng bank management ang sitwasyon. Ibig sabihin siguro, dahil ang pamilyang tesorero ang immediate relative ni Mahal, baka kinausap na din nila ang bangko na huwag nang i-honor yung authorization ni Mahal na nagsasabing pwedeng mag-withdraw anytime si Jethro sa bank account ni Mahal. Ayon din sa source ng cabinet files, desidido ang pamilyang tesorero na maibalik sa pumanaw na si Mahal ang mga nararapat para sa kanya dahil ito daw ang tama ayon sa kanilang paniniwala. Kumbaga, sabi nga ng isang kasabihan, ibigay kay Juan ang para kay Juan at ibigay kay Pedro ang para kay Pedro. Ang maganda lang din dito ay aminado si Jethro na nagamit nga niya yung pera ni Mahal. At hindi siya nagtago at hindi rin siya nag-deny kundi ang ginawa niya ay hinarap niya ang pamilyang tesorero at nakipagkasunduan sa pamilyang tesorero. Ang tanong na lang ngayon ay kung kailan at kung paano niya ibabalik yung mga perang nakuha niya sa bank account ni Mahal, and that remains to be seen. Hindi naman siguro buo agad ang hinihingi ng pamilyang tesorero kay Jethro. Malamang installment, dahil kung buo, syempre mabigat yun. But the important thing is, unti-unting maibalik. Ito lang din siguro ang isa sa mga paraan para matahimik si Mahal. Dahil alam natin kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. At mas lalong magiging masaya si Mahal, syempre, kung yung perang pinaghirapan niya ay maibabalik at mapapakinabangan ng kanyang pamilya. Sa ngayon ay tahimik pa ang kampo ni Jethro. Although hindi naman na siguro importante na magpaliwanag siya sa publiko, ang mahalaga dito ay nakipag-usap na siya sa pamilya tesorero. So that's it for now, mga kaibigan. May authorization si Mahal. Kaya rin siguro kampante ang ginamit ni Jethro yung pera na nasa bank account ni Mahal. Hindi natin masasabi if he took advantage dahil alam natin na hindi katulad ng isang normal yung pag-iisip ni Mahal. Or he took advantage dahil sa sobrang kabaitan ni Mahal. Pwede rin naman na talagang hiniram niya yung pera at talagang may intensyon siyang magbayad. Yun nga lang, biglang pumanaw si Mahal at naungkat agad yung tungkol sa pera ni Mahal. Anyway, ang importante dito ay meron siyang intensyon. Intensyon na ibabalik ang anumang halaga na pera ni Mahal na nagamit niya. Yun lang yun. Yun ang pinaka-importante para sa akin. At kung ang pamilyang tesorero ay naintindihan nila itong mga pangyayaring ito, eh sino ba naman tayo para husgahan si Jethro na hindi naman tayo yung mga sangkot dito? Ang tanging concern lang siguro na meron ang karamihan ay isoli ang dapat isoli. So yan na muna sa ngayon, mga kaibigan. Let's wait for further updates regarding dito sa issue ng pera ni Mahal, kung may lalabas pa bang mga updates. Once again, thank you for watching. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong mga suporta. Ingat po kayo lagi. God bless and bye-bye!